kay si BRP obviously yung kay ano. Sa inyo pare, si Josh, si Matthew, bro. Kasi pare, kitinatanong ko to kay ano eh, kay Paul eh. Saka kay Kiefer nung nakasama ko sila after ng bubble eh. Future talaga si Matthew, right? Future. Ano future? Present na. Ano I mean like kasi may nagka-Marsyo, 'di ba? Yung Marsyo. Like Matthew Wright daw yung next na talaga. Ito na siya. Ito na siya. Anong grabe, ano grabe, bro, grabe naman kasi yung running jumper na yun, pare. You know, ano? Wait, pasigawa ko doon, pasigawa ko na shoot niya. Ang oh. Unang-una para subukan niya yun, bro. Sa lahat yun ng ginawa niya nung bubble, I think yung pinaka nag-stand out for me ah, yung sa kanya is yung maturity niya. It's not he always had those moves, those running shot threes, those fadeaway, mga Kobe moves. But his maturity, doon talaga ako sobrang bilib sa kanya. Nagbago yun ba? Yun na yung he's here, pare. Yun na yung he's here. He's yun here. Na lang yung final, ano eh, no? Yeah. Final yun step. Yun na yung kulang eh. He always had those scoring mentality. He's a good passer. But that maturity during the bubble, wala akong masabi. Do you think it had an, Coach Topex had an effect on it? Pwede. Kasi siguro they were an open book from the start. Like kung ano sabihin ni Coach Topex kay Matt, sabihin rin ni Matt kay Coach Topex. Tapos, there was always a mutual agreement. They would always, I think, they would have meetings na coaching staff. Wala. Coaching staff. Ah, talaga? So talaga siya yung LeBron ninyo? Siya yung Kobe na talaga lahat dadaan sa kanya? Pero, it doesn't mean na si Matt lang lahat, ha? Hindi naman. Pero like, but decisions go through balls, him. Yeah. De, kung anong, alba, may swab. Secret namin to. Pero there was a game, Matt came off the bench. Who would have thought Matt would come off the bench? No one. Grabe. Matt would come off the bench. Gumawa ng 20. Tapos, okay lang sa kanya nun? So, yun na nga eh. They had a meeting. And then Matt said, Coach, kung yan tingin yung game plan na gagana, wala akong pakialam. Kahit i-off the bench niya ako. Kung yan tingin yung mananalo tayo, okay ako. Pumayag siya. Off the bench. I think, pare, coming from yung mga mentality ng Phil-Am, correct me if I'm wrong, pero from what I've observed, even in college, ano sila eh, kumbaga, wag mo lang silang kukingin. Like, ganun sila. Kumbaga, sabihin mo lang sa akin, diretsuhan. Straight up lang. Kumbaga, like, I'm sure sina Bobby Ray, ganun din. Kumbaga, wag mo lang kukingin. Diretsuhin mo ako, kahit masama yung kailangan mo sabihin, pero diretsuhin mo ko. So I think actually ganun, kahit sigawan mo basta diretso, maigets naman nila eh, para may mga ganun. Kami ni Simon, may ganun kami ni Simon eh, parang isang game namin finals ata. Parang nasabihan ko, sabi niya, it's okay, that's what I need, ganyan. Kasi yung nagaganunan kayo, 'di ba? Kasi yung mga galing sa ibang player, sabihin sa kanya, mas maganda straight galing sa iyo, straight sa akin. So si ganun din si Matthew obviously kasi si Coach Topex pare players coach yun, bro. But I think with Matt before, if kasi may mga times pinagsasabihan din namin siya ngayong bubble eh. But yun na nga, you will see na he will respond properly. So talagang nag-mature. Before, sigawa mo yun. Ano mo mag-away kayo noon? Sigawa mo yung dalawa. Parang patigasan. Pag ganun, patigasan. So ngayon naging feeling mo naging one team kayo. Oh, no. Anong maturity above anything? Sorry.